Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, alam na natin paano mag-upgrade ng spec. Okay, so masagad na yung spec natin. Alam na rin natin paano i-upgrade yung ating house para magkaroon nga tayo ng third floor. Now, ano ba yung next Aftermath TV na kailangan malaman ng isang beginner na katulad ko para nga mag-progress ako sa pixels? Okay, so at this point of time guys, you are now ready to level up your skills. So as you can see here, yung skills natin mabababa pa nga, hindi katulad ng iba na sa kalam. Okay, so ngayon, bakit kailangan ko ipa-level up ang skills ko next Aftermath TV? So ano ba yung ibig mong sabihin? Well, basically guys, dito ka na magsisimula mag-pump delector backwisik-wisik. So magtatanim ka dito ng mga pop berries, ayan, ganyan, no, ng mga crops. And then at the same time, magpapa-level up ka na ng ibang skills mo like cooking, like for example, itong mining mo, kailangan mo ipa-level up yan. Kasi importante na ipa-level up yung skills nyo dito mga kapatid, para ma-unlock nyo yung tier 2 na industries, okay? So if you are interested on this video, and again, no, kung baguhan ka and you want to know more, then make sure to subscribe to Aftermath TV, make sure to pump the like, and make sure to follow me on my Facebook kasi nga marami tayong pa-event sa Facebook soon. Okay, so now, with that, let's focus now on the next steps, no? As a beginner, once alam mo na yung spec, na-master mo na, and na-master mo na yung pag-upgrade ng house mo nga. Now, once again, nabanggit ko na kanina skills. Okay, so punta muna tayo dito guys sa ating woodworking station. As you can see here, we have tier 1 and we have tier 2. Ang problema guys, hindi pa tayo makakapag-produce ng mga materials sa tier 2 kasi nga, what we need to do is of course, we need to have a tier 2 woodworking muna. And paano ba mangyayari yun? So if you can see here sa bandang baba, meron ditong improve woodworking kit. And unfortunately nga, kailangan level 15 yung ating woodworking skill, which is ito na yun guys, no? Eh ang problema, level 10 lang tayo, so hindi natin siya ma-upgrade. Okay, so ngayon, ano pa yung mga iba na pwede nating ano, no, i-grind and then ma-level up para at least mag-level up din yung industries natin. Kasi nga guys, para ma-level up mo yung mga industries mo, kailangan mo rin, uulitin ko, kailangan mo rin i-upgrade yung iyong mga working stations, and then tsaka ka pala makakapag-produce ng mga higher tier industries like yung mining para nga makakuha ka ng higher tier na mga materials din na minsan lumalabas siya sa task, kailangan mo siya para paldo ka na ng mga kaibigan. Okay, so punta tayo kay back, itong sinademote na back. So as you can see here, pwede ka dito bumili ng basic stone shaping na kit, okay? Bili tayo ng isa niyan. And then, pwede rin tayo bumili ng isang basic metalworking na kit. Okay, so ano ba yung gusto mong patunayan after mo TV, ba't ka bumibili niyan? Kasi, hindi lang naman woodworking station ang kailangan natin ipa-level up to tier 2. Kailangan din natin ipa-tier 2 yung ibang working stations para nga ma-upgrade natin yung ating mga industries. Okay, so we're now back here. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay natin dito ngayon yung ating basic stone shaping kit. So, as you can see here, let's say dito muna natin siya ilagay. Okay, so nilagay natin siya dyan, yung ating basic, no, na stone shaping. And then, we can also put this metal working station, which I believe we can put it here sa tabi ng ating woodwork. Okay, para cool lang. Ayan. Pwede ba natin ito idikit? Okay. Now, we have tier 1 metalwork and now we have tier 1 na stone shaping. As you can see here guys, meron tayong tier 1 dito. And then, if you want to upgrade this to tier 2, kailangan natin ng level 15 din na, metalworking station. So, as you can see here, if this is the metalworking, zero pa nga si Aftermath TV. Ganun tayo katamad, no? And ito naman yung stone shaping natin. Okay, so how to level up these skills, Aftermath TV? So, all you have to do is, of course, if, for example, ito, basic shears, kailangan mo lang, guys, ano, ng material. So, kailangan mo ng copperite ore, okay? Kailangan mo ng copperite screw, which again, guys, kailangan mo i-collect yung mga yan. Let's say, apat na ganito, dalawang ganito, for you to gain experience, and then eventually nga, pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, okay, magle-level up yung skill mo na tinatawag nga na metalworking, no? And at the same time, dito naman sa stone shaping na to, if you will click this one, kailangan mo lang siya lagyan muna ng wood. Okay, so pagka meron na siyang wood, the next thing you want to do is click it, and then makikita mo dito na meron din siyang improved stone shaping kit. And para ma-unlock mo siya, kailangan mo rin ng level 15 para nga at least palduan na ng mga kaibigan. Okay, now Aftermath TV, medyo nagigets na namin. Okay, so simple lang naman yan, nakita nyo, kailangan nyo lang gumawa niyan para nga at least mag-level up na mabilis yung inyong stone shaping skill nga. Okay, so ito, this is a tier 1 industry. Kailangan mo guys ng basic pick para nga ayan, gumalaw siya. Okay, now ito na ngayon. Bakit Aftermath TV nakikita namin yung iba, ang dami nilang ano, industries? Well, yun yung reason guys. Kasi if you want to fast track everything,
magtatayo ka ngayon ng maraming kits dito. Like for example, metalwork. Bibili ka ng maraming metalwork para at least marami kang magawang copyright na bar nga. Okay, so ano ba ibig mo sabihin after TV? Sige, gawin natin ngayon to. Balik tayo guys ng Terra Villa and then bibili tayo ng tatlong metalworking na station. Okay, so bibili tayo ng dalawa pa para makita nyo. Pwede kasi natin siyang pagsabay-sabayin. Okay, so punta muna tayo dito guys. And pagsabay-sabay, mas marami mapoproduce mo. And at the same time, mas marami kang experience na nakukuha every 1 minute and 30 seconds. Kasi nga guys, mamaya may explain ko sa inyo further bakit 1 minute and 30 seconds siya, no? And bakit ganun yung diskarte ng iba. Kung makikita nyo nga yung iba, di ba parang mga sampu pa, no? Yung nilalagay nila para nga mas mabilis sila mag-level up sa metal working station nila. So medyo matindi ang pag-grind dito sa chapter 2 ng Pixels and matindi rin yung lag dito sa chapter 2 ng Pixels, okay? So I do hope guys ay nakakasunod kayo, okay? So bibili tayo ng additional na dalawang metal working, ayan, bili tayo ng dalawa. Okay, so ngayon para maipakita ko sa inyo maigi, bibili tayo ng copyright. Okay, para makita niyo na pwede siyang pagsabay-sabayin at mag-level up yung inyong skills dito nga. So let's say bili muna tayo ng mga 30, ayan. So buy tayo. Okay, sana mabili natin 'yan. Okay, now balik tayo ngayon sa ating spec, no? Balik tayo sa spec natin. So ganito ang ginagawa ng iba, ini-spam nila 'to. Mini-spam nila in a sense na bumibili sila ng marami nga para mas mabilis sila magpa-level up. Dahil nga mura lang naman to, 100 coins lang naman siya, so kaya pinapaldo na nila. Okay, ngayon magtatayo tayo ng additional dito. Alright, no? Tatayo tayo ng additional dito na metal working station. Okay, one. And then another one here. Maglagay tayo, okay. Now meron na tayong tatlo. Ngayon mas bibilis na tayo. Bakit? Ano ba ibig sabihin after TV? So kasi pag kinlik nyo to, let's say copyright bar, magbibigay ng 20 XP, tas 1 minute and 30 seconds siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede nyo i-click create. Okay, hintay kayo ng 1 minute, then another one here, create. Okay, then another one here. So meaning, tatlo silang ngayon gagalaw. Okay? So ngayon, once na matapos yan, after 1 minute and 30 seconds, tatlo agad yung ma-harvest nyo. 60 XP agad yung madadagdag sa metal working station natin. At dalawang round ulit nun, magle-level to na yung metal working station natin. So ganun siya kabilis, ganun siya kalupit. Ngayon, same din dito. You can also build additional wood working station and then from there, pwede ka na ngayon sabay-sabay mo siyang gawin, no? So for example, i-move muna natin 'to, no? Let's say move natin 'tong ano natin, Pixel is here. Lagay muna natin siya dito for the sake of this video. Okay, so ayan, nandiyan muna siya. Pwede tayo ngayon maglagay ng dalawang woodworking station dito. So walang problema 'yan, 'di ba? So pwede natin siya ngayon bumalik sa Terra Villa, balik tayo kay na demote na back na dating manager ngayon na ano siya na demote siya at si Hazel ay umama na bumig time na kaya umalis na siya sa back galore. Iniwan na tayo ni nagdalagang Hazel. So anyway, puntahan natin ngayon si na demote na back. So bili tayo ng additional na dalawang woodworking and siguro pati dalawang stone shaping na rin para makita niyo nga paano ba ang diskarte ng iba at yung iba nga ginagawa nila, sobrang dami nilang binibili. Kaya nga ang bilis mag-level up ng iba guys eh. Okay, so ganun lang siya kadali. Ngayon, bili pa tayo ng dalawang woodworking. Buy tayo ng dalawa. Okay, and then buy tayo ng dalawa pang basic stone shaping. Okay, and then after nun, we can now go back to our spec. Ilalagay lang natin yan and then mag-spam na tayo. And as you can see, nababawasan yung energy natin. So ang ginagawa ng iba dito, simple lang naman. Spam lang sila ng spam ng energy nila para ipa-level up yung kanilang skill nila para nga magkaroon sila ng tier 2. So ito katulad nito guys, 0 yung metal working natin, i-claim natin yan, 2, 3, so automatic meron ka na agad 60 XP. So kaya dalawa na lang para mag-level up yung ating metal working. So, diba, mabilis siya guys. So ganyan ginagawa nila, iba 10 ang nilalagay nila para mas mabilis sila mag-level up. Ngayon, same din ang gagawin natin ngayon sa wood natin. Okay, so ito na yung woodworking natin. Nasaan na ba siya? Alright, woodworking. Ayan, so lagay natin siya dito. So hindi siya, ba't di siya malagay guys? Ayan, okay. So medyo nadidelay pa nga. Okay, ayan na. Okay, so dito naman, ang pwede natin gawin dito is, okay, so pwede tayo maglagay ng bundle of whittle wood plank. Create. Okay, so dito rin, bundle of whittle wood plank. Let's go. Okay, ayan guys. Then, bundle of whittle wood plank. Okay. So, dun sa nagtataka bakit tier 2 tong woodworking ko na to. Kasi galing pa ng chapter 1 to guys. Pero kayo, kung nagsisimula pa lang, ganito yun siya. Tier 1 lang talaga muna yung makukuha nyo. So, parehas nang gumagalaw yan, yung tatlo na yan.
So, gumagalaw na yung tatlo natin. And then, from here naman, ilalagay naman natin yung stone shaping natin para mabilis din mag-level up yung ating stone shaping. As you can see here, 1. Okay, and then 2. Okay, so tatlo na rin siya. Ngayon, ang problema nito, kailangan nyo nga ng whittle wood log, no? So, 1, another 1, para gumana yung tatlo natin. So, from here, pwede ka na ngayon maggumawa ng stone shaping materials dito. So, in our case kasi, mukhang wala pa tayong pwede gawin except sa clay powder, I think. No? O, yun lang, clay powder. So, create tayo. So, 1 minute, bibigyan nyo tayo ng 12 XP. So, spam lang natin siya. So, clay powder, or clay brick, sorry, clay powder. Okay, and then another clay powder here. So, ganyan lang ginagawa ng iba. So, basically guys, maghapon, ang ginagawa ng madlang people, ay wala silang ginawa kung hindi ganito lang ang gawin nila, no? Magana lang sila. Mag-spam lang ng mag-spam ng ano, ng kanilang mga working stations para nga mag-level up yung kanilang business skill. Kasi nga, ang goal ng lahat ngayon sa Pixels, guys, is mapa-level up tong skills nila and ma-unlock nila yung different tiers nga na industry, no? So, that's how they are doing it right now. Ganun ang discarding nila. And then, eventually, yung mga materials na makukuha nila dito ay dinadala nila dito sa task board nga once na nakuha nila para nga pang pixel token, okay? So with that, I do hope na gusto nyo itong video na to and nagkaroon kayo ng idea kung ano na ba ang dapat nyong gawin after nyo mapalevel up ang spec nyo and ang inyong house nga. So this is how you will do it. You will now level up your skills. And hindi lang to guys, syempre kailangan mag-pump dileg torback din kayo. So huwag nyo nga kalimutan mag-pump dileg torback nga. Kita nyo dito, no? Ayan, kailangan nyo yan. Ulitin ko mga kapatid, kailangan nyo mag-pump delector ba kasi kailangan nyo rin ipa-level up ang inyong farming skill. Okay, so with that, if you find value sa video na to, make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like and don't forget to follow or like my Facebook page na rin para naman at least paldurin si Aftermath TV katulad nyo. So lahat tayo paldo. Okay, so I'll see you on the next content. Bye-bye.